So, hello guys. Let's continue our lecture on technopreneurship. Unit 3 na tayo. Preparation of business plan part 1. So, itong preparation for business plan, medyo mahaba siya kasi ito na yung mga kailangan yung gawin para sa project nyo or dun sa gagawin natin na techno venture. Okay, so at the end of the session, meron na tayong magagawa para dun sa business plan or dun sa techno venture na gagawin ninyo. Okay? So reference natin, Technology Entrepreneurship Modules by Prof. JP. Okay? Content, so lean canvas, isa tong type ng business model. Hindi siya business, parang model siya na makikita natin kung ano yung ano. Kung ano yung very brief overview nung magiging business natin. Parang isa siyang business plan pero very brief lang siya, and then may format siya. Then tech trends. So ito related doon sa pina-assign ng sa inyo na mga technology trends. So I think there are 8 din na nakuha ko. Yan, so i-discuss natin yan. So maaari na yung mga magiging techno venture ninyo ay gagamitin itong mga tech trends na ito. And then tips or 10 steps from idea generation to implementation. So parang ano to, parang summary or overview ng isang business plan or kung paano gumawa ng business plan. Ano dapat yung nasa isip mo pag gagawa ka ng business plan. So let's start with the lean canvas. So medyo mahaba itong module na to, itong discussion na to. So please bear with me and samahan niyo ako hanggang sa dulo para pagka nagpagawa ako ng mga assignments and homework or activities at saka sa exam, hindi kayo nalilito or hindi kayo tanong ng tanong. Kasi yun, as much as possible, gusto ko dito na ano, na-explain lahat and gusto ko makinig talaga kayo dito sa lecture natin. Okay? So, lean canvas, so agenda natin, lean canvas, business model versus business plan. So, what's the difference between the two? Actually, parehas nyo naman siyang gagawin, pero yan, i-identify natin. Documenting your business model hypothesis or the lean canvas, defining the problem space, identifying target customers, and some examples. Okay, so what is the difference between the business lean model or the business plan? So, business plan, full narrative of how you build a profitable and sustainable business. At makapal siya, marami yan, mahaba. Okay? So, maraming contents ang business plan. While the business model or the lean canvas, so isang canvas lang siya, para siyang isang papel lang. Then lean, di ba? Medyo maliit lang. A visual hypothesis representing the key elements of your prospective business. So, hypothesis siya or parang theory. So, ano yung mga key components or yung mga ano yung mga ideas na dapat, parang summary of ideas. Parang yung ang hypothesis kasi diba, an educated guess. So, parang siyang idea. Then visual siya kasi meron siyang format. Ganyan yung format niya. Standard to sa lahat ng business model at sa lahat ng lean canvas na makikita ninyo for a business model or for a certain business, ganyan yan. Ganyan yung itsura niya. Then we will go through with these parts of a lean canvas so later. Yan. So let's start. The lean canvas is, yan siya. So ito yung product and then ito yung market. Yan. So para siyang na-divide into two. So merong problem, may solution, unique value proposition, unfair advantage, customer segments, channels, revenue streams, key metrics, and cost structure. So, isa-isahin natin yan. First of all, why create a canvas? So, most startups fail from lack of paying customers. So, startup, temporary organization used to search for a repeatable and scalable business model. Okay, sabi ni Steve Black. So, marami kasing business na nalulugi, gawa ng hindi maganda yung business plan, or meron silang hindi na-consider, or marami silang factors na hindi na nasama na biglang, or risks na biglang dumating. So, hindi nila alam kung anong gagawin. So,
Through our din canvas, pwedeng maisip na natin kung ano ba yung mga risks na yon, ano ba yung factors na yon. Okay? So another one, why create a canvas for your initial goal? So improve the likelihood of success and reduce the risk of failure. So yun nga, syempre every business wants to be successful, wants to be a success. Enable yourself to actually make the jump into a full-time entrepreneur. Okay, so ang purpose kasi ng pagbi-business ay hindi para part-time lang. Normally, yung mga business na nagiging successful, nag-expand yan. At yun dapat yung nasa isip mo. Yun dapat yung idea mo. Don't create a business or don't start a business without planning to expand this business. Okay? So, it's a no-no or mali yun. So, hindi ka talaga magiging successful kung ganun yung idea mo. Dapat you are always looking for you always have a vision. Ano yung kahit gaano ka pakaliit nag-start, kahit ba fishbowl vendor ka sa isang kanto or nag-start ka ng business ng pagpipishbowl, and then lupin, dapat may, ano, kaya mo siyang palaguin. Dapat meron kang goal or may vision ka na mapalago yun. Okay? So let's start with the parts of a lean canvas. So a lean canvas, number one, problem. So you should list top 3 problems or existing alternatives, and this how these problems are solved today. So isipin mo yung problema or shortcomings dun sa community o dun sa lugar na kung saan ka magtatayo ng business. For example, like ngayon sa pandemic, di ba, ang daming problem eh. So nakita mo na walang nagtitinda sa inyo ng karne, ng baboy, or ng frozen foods. So yun, problem yun. Walang mapagbili ng ulam, malayo sa ano, walang transportation. And then at the same time, pwedeng walang pera or tight ang budget ng mga tao. So that's 3 problems already. Okay, so yun, isip ka lang ng mga problems or... kaya nga tayo may tinatawag na environmental scanning, di ba, yung diniscuss natin last time. Environmental scanning, tinitingnan natin yung market. So tinitingnan natin yung situation ng society or ng community natin, and then from that we will fill the gap. Kaya nga, di ba, sa technopreneur, Pinoy technopreneur, may portion doon na fill the gap or what is the market gap that was filled by that technopreneur na search nyo or na research. So that's the problem. Dapat may 3 problem at least. So, do you have a problem worth solving? So, ayan. Separate the problem from the solution. Think about the users and the buyer. Talk to potential users and buyers. Understand the alternatives. This will help you your first minimally viable product. Nature of problem or opportunity. Who is affected? How are they affected? What are the implications of being affected? Why hasn't problem already been solved? So, bakit hindi pa nasa-solve yung problem? Ano bang meron? Anong hindrance? Posible bang meron nang nag-solve ng problem? Yung bang nag-solve ng problem na yon, yung businessman na yon na nag-solve ng gap, nabibigay ba niya yung demand ng community or ng society? If not, so meron pa ring problem. So hindi pa na-fulfill, okay? Something like that. So what is the root cause of the problem? Okay, size of problem or opportunity. How many are affected? Is the problem opportunity or the opportunity growing? So, palaki ba ng palaki yung problema? So, yan yung sinasagot dun sa problem. Yan yung iisipin mo. So, di ba parang ang simple lang yun, pero ang dami palang dapat na itanong sa sarili mo. And then, so that's for the problem. Number 2 is the customer segment. So, sino yung target customers? List the characteristics or ideal customer. Ano ang property, anong characteristic, anong traits? Sino yung customer mo? Anong age? Anong demographics niyan? Anong population? Okay, so malaki ba yung customer mo? Maliit? Mayayaman ba o mahihirap? Or yung mga middle class? So learn the characteristics and needs of a clear target. 2, focus your message. Improve the odds of delivering value with your first minimally viable product or follow-on improvements. Create a brand barrier to entry from competitors. So, lack of supplier or partner relationships. Yan. So, tawag dyan ay segmenting brings focus. Okay? And then, from the customer segments, so focus on early adopters first. Yan. So, dyan kasi magsisimula lahat eh.
So yung solution mo, nakafocus, yung problem mo ay all about kay customer or sa mga tao. Yung solution mo, yan, dyan nakakonekta lahat. Okay, dyan magsisimula kumbaga lahat nung ano, dyan manggagaling yung revenue, dyan manggagaling yung paano mo ba siya ipapaabot, yan yung channel eh. Paano makakarating sa customer mo yung product or service mo. So, yan. Focus on early adopters first. So, sino yung mga una mong magiging customers? So, dun ka mag-focus. So, pwedeng maliit lang muna, di ba? Yan. Common needs. Geography, industry, sub-industry, class of product, product usage, organization size, product delivery model, special use or needs. Yan. Segmenting your target customers. Yan. So, sabihin, parang kinakategorize mo siya, yung mga customers mo. So, looks simple pero a bit complicated. Okay? Yan, customer segments. Then, number 3, so tatlo na to, top 3 features, solution, ano yung solution mo dun sa problem? Unfair advantage can't be easily copied or bought. Ano ang pwedeng maisip mo sa unfair advantage? Or ano yung advantage mo dun sa iba? Okay, so for example, meron kang product, bagong-bago yung product mo. Wala pa sa market or hindi pa nagagawa ng iba. So you can have an unfair advantage by having it patented. So ipapa-patent mo 'yan. So hindi na magagaya 'yan. So meron ka ng protection. So pero ngayon parang medyo mahirap yung lalo sa mga Chinese na company na madalas mag-imitate. So that's very unfortunate para dun sa mga may patent na ginagaya nila. Okay? So, other than patent, marami ka pang pwedeng maging unfair advantage. Okay? So, you just have to be creative. Okay? So, yan. Unique value proposition, single, clear, compelling message that states why you are different and worth buying. So, para siyang unique selling proposition, parang ganun siya. Ano yung unique sa'yo na ikaw lang yung meron? For example, sa Mercury Drug, di ba, ang unique selling proposition niya is nakasisiguro gamot ay laging bago. So, yun yung unique ano niya, value proposition niya or unique selling proposition niya, USP niya. So, ang ano niya doon, ang message niya, yung gamot namin dito, okay, effective, kasi laging bago, parang ganun. Diba sa ganun din sa ibang mga ano, sa ibang mga businesses. So every business kasi merong unique selling proposition or may unique value proposition. So if you are creating a business, you are if you want to start a business, you should have or you should prepare a unique value proposition. So ano yung message na gusto mong iano, ipaalam sa customers mo? For example, another example, LBC, hari ng padala. Yun yung ano nila, yun yung unique selling or unique value proposition nila, unique selling. So yun yung message nila. Okay. So path to customers, paano makakarating sa customer yung ano mo, yung product or yung service? For example, ang product mo ay nagbebenta ka online. So via ano yun, via transportation, courier service. So courier service na for example yung Lazada or Shopee or yung JNT, LBC, yan, JRS. So yun, pwedeng ganon. Another, for example, ano naman, service. For example, ano ka, may salon. So paano makakapunta sa yung customer? So meron kang ano, meron kang address, meron kang salon. And then another na channel maybe marketing strategies like social media pages, Facebook page, website, then nandun doon yung contact number. So, path to customers pa rin yun. So, pwede ka nilang i-contact and yun, pwede magkaroon ng discussion about the product or service. Number 5, revenue streams. So, paano ka kikita? So, yun na yung susunod. So, revenue model, lifetime value, revenue, gross margin. Yan. So, nandiyan dyan lahat yan. Revenue, paano ka kikita? Is it a subscription, buy and sell? Or parang sa vlogging sa YouTube, 'di ba? Via advertisements. So 'yun yung kasi we can consider na yung mga YouTube channel ay businesses eh, may mga ganun eh.
So revenue model doon ay by advertisements, diba? So lifetime value, revenue, gross margin. Eh, paano kakikita? And then cost structure, customer acquisition cost, manufacturing cost, distribution cost, people, etc. So yung gastos na. So ano yung gastos mo doon sa business mo? So marami ka bang, kung product, meron yung manufacturing cost. Pero kung buy and sell ka lang, ano yung pwede mo maging gastos? Syempre, puhunan, capital, pambili ng product. Then, isibibenta mo siya. Then, maraming kasing maraming businesses ngayon na very minimal or halos zero yung ano, zero yung capital. Kailangan mo lang ay, lalo sa mga online seller, mayroon kasing tinatawag na dropshipping. So, yung kung makikita niyo sa Shopee and Lazada, meron doon mga items na Filipino yung nagbebenta pero ano, nasa overseas yung product. So, how come? Paano nangyari yun? So, tawag doon dropshipping. So, in-order nila yon. So, parang middleman sila. In-order nila yon sa isang company like China Brands, then papadala doon sa address. Ibibigay nila yung address mo as a buyer, then papadala sa'yo. So, tutubo sila, papatungan nila yung ano. Pero ang taas kasi ng ano doon, ng competition. Kaya medyo mahirap din yung business na yun. Ang ano mo lang doon, puhunan mo tiyaga at saka data or pang-load. Siyempre, kailangan mo online eh. Then, key metrics, focus areas that drive revenue and customer retention. So, ang key metrics, ibig sabihin, how would you rate the business or how would you assess? So, paano, ano yung magiging criteria para malaman mo yung yung customer retention, yan. Sabihin pa paano mo malalaman na bumabalik pa rin yung yung customer mo or may problem na pala na ayaw na nila ng product mo. So ganun 'yun. So, yan, ayan na yung parts ng Lean Canvas. So there are 7, yan, 7. Then itong tatlo kasi pinagsama. Okay, there are 7 and then yan, you already have a Lean Canvas. Then, for our example, so, we have the California AM Crunch Wrap. So, ang idea nito, Taco Bell siya. So, may taco, then may chicken, and then may ano. Parang drive-thru kasi ito eh, para sa mga nagda-drive. So, yung customer nito ay bibilin lang siya, then pwede siyang hawakan ng isang kamay. So, you can eat while driving, actually. So, yun yung parang idea nila dito sa kasi successful business to eh. Yan. So, ang problem, sabi, traditional egg-based breakfast, difficult to eat while driving. So, kung may itlog, paano mo nga naman kakainin yung itlog? Multiple items to deal with. So, ang dami mong kakainin. So, pag magpe-prepare ka ng breakfast or bibili ka, then risk of spillage, pwedeng tumapon, and then greasy hands. So, pwedeng maging yung kamay mo. So, yun yung mga problems na nakita ng mga nung owner nung business na yon. Then, customer segment. So, urban morning commuter. So, yun yung target nila. And then, 18 to 42 years old males. So, normally kasi baka mga nag-drive mga males. Sa US yata ito eh. 25 to 60K median income. Yun yung mga middle class daw. Eat a takeout breakfast at least twice each week. So, yung mga target nila yung mga customer na kumakain ng breakfast ng twice a week. And then, not overly health or diet conscious. So, hindi masyadong diet conscious. Kasi, syempre, pagka diet conscious ka, hindi ka bibili nito kasi fast food to. Unique value proposition, we bring all your breakfast favorites together into one delicious and no-mess meal. So, yun yung unique value nila, no-mess meal. So, walang kahirap-hirap makakapag-breakfast ka. Hindi hassle. So, di ba, parang ang simple ng problem, hassle kumain sa umaga, ganun. Pero that problem brings a successful business, di ba? So you should be critical thinker or examine mo lang yung yung environment. And then for the solution and unfair advantage, so solution, 3 to 5 breakfast foods in one package. So meron kang taco, meron kang chicken, meron kang egg, may konting vegetables, can be eaten with one hand, no utensils, no messy hands. So yun yung solution nila.
So, ang unfair advantage nila, first mover branding, infrastructure allows for new configuration. So, yan. Una silang gumawa ng ganong idea. So, yun yung unfair advantage nila. Versus other fast food chains like McDo and then the other. Kasi pag McDo and Jollibee, di ba, burger lang makakain mo, parang gusto mo ng spaghetti or parang gusto mo ng egg, di ba? And then, channels, existing Taco Bell stores. Yun. So, you have to go to their stores. Revenue, 2.99 per unit, so gross revenue, and then 55% gross margin, 78 with soft drink. Yan, so, yun yung ano nila. Yun yung 55% yung magiging gross margin nila. Okay? Yung parang tubo. Additional in-store equipment, so cost structure, so kailangan ng in-store equipments, kailangan ng food ingredients, marketing or promotion. Yan. So syempre kailangan ng mga ano yan, ng mga tag dito, posters. Syempre para makita ng tao na ay pwede pala yun, pwede palang order ng ganun. And then TV metric, key metrics, TV marketing and social referrals. Yan. So yan yung ano nila. Yan yung magiging para magpaulit-ulit yung mga customers nila. So may TV marketing sila and may social referrals. Okay? So para ma-maintain yung customers or ma-retain. Customer retention, di ba? Okay, so that's all for the Lean Canvas. We now move to technology trends. If you have questions about Lean Canvas, comment kayo dun sa post ko na or sa FB group na yun, kung saan ko tipo post. Okay? That technology trends for 2020. Marami sa inyo, halos ito din yung present dun sa assignment, and halos lahat naman ay perfect or 100 yung nakuha. Meron lang ilan na may mga deductions. Basically, baka hindi nila nasunod yung instruction na dapat technology yung kukuhanin, hindi yung business. Okay? Baka nabaliktad. Business yung kinuha nila, then sinerge nila yung technology about that business. Another, baka pinakita lang yung technology pero walang example. So, you should have examples of the businesses. Okay. So, yan. Ito yung top, actually, 8 ito. May pinagkunan lang ako na isang website. I think yun din yung nakita nyo. Number 1 is the artificial intelligence. So, very common na to. Actually, alam na to ng lahat. FYI, ito yung tinatawag na, sa academe at saka sa industry. Ang tawag dito ay Industrial Revolution 4.0. Okay, so Industrial Revolution na ito, ibig sabihin lahat halos ng company and businesses ay nag-a-apply na nitong artificial intelligence. They are transitioning to or adapting this technology. So ano ba artificial intelligence or AI? It refers to computer systems built to mimic human intelligence and perform tasks such as recognition of images, speech or patterns, and decision making. AI can do this task faster and more accurately than humans. Okay. So, yun yun. Nagsisave si computer or si robot or si software ng mga data, and then from that data, parang naghahanap siya ng pattern. So, pag may pattern na siya, gagawa na siya ngayon ng decision making. So, kagaya nga sa isa ng example ko, yung sa Facebook, pag marami kang na nakakonect sa Facebook, like yung Shopee mo, yung Lazada, and iba pa. So, yung advertisements nun, halos lahat ay yung mga binivisit mo na sites or binibili mo. Okay, so, yun yung napansin ko sa Facebook. So, that is artificial intelligence. Gumagawa si system ng Facebook ng sariling desisyon kung ano yung ipapakita niya sa yung advertisement. So, hindi siya random. So, para kang merong stalker. Okay. So, yun yung nakakatakot sa artificial intelligence. Sabi ng mga experts, time will come na mas matalino pa ang robot sa tao at mas mabilis pa silang mag-decide kaysa sa tao. Although tao ang gumawa sa mga robots or sa AI. Okay? Machine learning, so parang din siyang AI, pero yung machine yung nagle-learn or yan. Computers are programmed to learn to do something they are not programmed to do.
They learn by discovering patterns and insights. Ayun, no, parang patterns din. And insights from data. In general, we have two types of learning, supervised and unsupervised. Yan. So, tinuturuan mo yung isang machine or yung isang computer program kung ano yung ano niya, kung ano yung gagawin niya kapag meron siyang nakita. For example, nagawa ko or na-try ko to sa email, sa Outlook. So, pag meron siyang nabasang word na, for example, meron kaming project na ang pangalan ay Albion. For example, Albion yung Albion Highway or Albion yun, Highway. Pag nabasa ni email or ni Microsoft Outlook yung word na Albion, ilalagay niya yung mail na yon sa isang folder na ang pangalan ay Albion, na sinet ko. So, nag-set ako ng isang folder na ang pangalan ay Albion. Then, si machine or si Outlook, kapag nabasa niya yon dun sa subject, lalagay niya agad yon dun sa Outlook. Same is true with the spam. Diba sa email, may mga spam spam na emails, diba? So, how come na si email or si Gmail ay na-detect niya na spam? Actually, hindi naman lahat nung nasa spam ay spam talaga. So, how come na-detect niya na spam? So, ang tawag doon, machine learning. So, sineset yun ng mga programmers ng machine or ng email. So, ganun siya. Medyo nakakatakot din siya, diba? Yan. So, that's one example of machine learning. So, tinuturuan mo yung machine para mapabilis yung trabaho mo. Okay? So, ang idea niyan is para maging productive ang tao. Pero, baka sakali sa ibang panahon, wala na tayong trabaho. Pero, yan. Ito, isa pa na related sa AI and sa machine learning is the RPA. So, the Robot Process Automation or Robotic Process Automation. So, like AI and machine learning, RPA is another technology that is automating jobs. RPA is the use of software to automate business processes such as interpreting applications, processing transactions, dealing with data, and even replying to emails. RPA automates repetitive tasks that people used to do. So, one example nito, yun nga, sa email din, yung mga nag-auto-reply sa messenger, di ba? Merong mga may mga buttons doon na nag-auto-reply. So, pwede kasi na madedetect lang ni itong RPA is some kind of software to eh. So, parang madedetect lang niya, pag may nakita siyang word na ganito, magsasuggest na siya or magtatanong na siya. Isa sa mga pinaka nakita kong amazing na robot RPA ay yung mga robots na tutor. Actually, sobrang amazing niya. Pwede ka makipag-usap dun sa robot. Sasagutin ka niya. Tapos, parang grammar tutor kasi siya. So, kakausapin mo siya and then sasabihin niya kung may tama o mali dun sa ano mo. And then, ayun, mayroon siyang sariling system. Okay, so, that's kind of an RPA. And, ang risk dito sa RPA, pwedeng mapalitan na yung mga tao. Like, for example, sa figure na to, pwedeng someday or after some years, wala nang customer, wala nang mga, tag doon, yung mga BPO, yung call center agents. Kapag kasi repetitive yung mga tinatanong or inquiries ng mga ng mga tao. So, di ba, pag tumawag tayo sa Globe or sa mga hotline, tatanungin nila, kung meron kang tanong about ganito, press 1 or pag ganito, press 2, parang ayun, instead na kausapin siya nung call center agent, so nalilesen kasi ang tawag doon repetitive process. Saan ba yun? Ayun, repetitive tasks. So yun, parang naka-record na or naka-automate na siya. So yun yung idea nitong RPA. So same ng machine learning and AI. So robot ito ha, pahalos mas malawak yung scope niya kasi robot na siya. Okay, so yun yung RPA. At like sa machine learning and AI, parang simple program lang siya. Pero yung robot process automation, holistic siya or marami siyang parang isang job siya na trabaho ay ang gagawa ay robot or isang softbot
or software robot. Okay, next, edge computing. So while edge computing, the computing intelligence and the storage systems reside as close as possible to the component, device, application, or person that produces the data that is being processed. The main reason for the close proximity is to remove processing latency or yung lag, because the data needn't be sent from the edge of the network to a central processing system, then back to the edge. Okay, so parang ano lang to, yung cloud kasi, isa rin siyang technology actually. Pero, yan na, nag-level up na yung cloud. Nagkaroon na siya ng edge. So, kung yung data naman, halimbawa, diba yan, nasa internet and then sa cellphone, then dalagay sa cloud, ginagamit to ng mga companies para data sharing. So, yung mga kahit malalayo sila or nasa iba't ibang lugar, nakakapag-share sila ng data. So, sa edge computing, parang meron silang mga data na i-store sa mga personal computer. So, hindi kailangan ilagay lahat sa cloud. So, parang idea lang nito, mabawasan yung latency or yung lag. O yung pagiging mabagal ng system. Virtual reality and augmented reality. So, halos similar lang naman sila. Virtual, merong nadagdag. So, meron tayong reality. So, may nakikita tayo. Then, kung itatapat natin yung cellphone natin, so, pwedeng may makita ka na ibang, kagaya dito, ayan, no? Meron siyang tablet, and then, meron ditong stock room. So, ayan. Nakukuha niya yung distance, and then, nabibilang niya. So, pinipicture niya lang, parang ganun. So, that's virtual reality. Okay? So, ganun din, for example, sa mga cellphone, yung nakakapag-measure tayo ng diba? Ng mga distance, or ng mga appliances, or ng mga distance dun sa cellphone natin. So, yun, virtual reality din yun. Augmented reality naman, parang may nadagdag dun sa or parang may nadagdag dun sa, like yung Pokemon Go, yun yung best example ng ng augmented reality. So, meron kang nakikita sa harap mo, then may dinadagdag. So, yun yung augmented reality. Then yung, ito pala guys, or augmented to. Yung virtual, yun yung may sinusuot ka na na salamin. So, parang ganun. Tapos, may makikita ka na na something din doon. Sa gaming to madalas gaming. Kung naglalaro kayo sa mga mall, yung mga time zone, yun, may mga virtual reality games doon . May susuot ka na VR glass. Yun, so parang may makikita ka pa other than yung mga nakikita mo. Cybersecurity, so the malevolent hackers who are trying to illegally access data are not going to give up anytime soon, and they will continue to find ways to get through even the toughest security measures. As long as we have hackers, we will have cybersecurity as an emerging technology, because it will constantly evolve to defend against those hackers. So ito naman ay ang idea nito, or bakit merong cybersecurity, ay para sa mga masasamang tao. Okay, sa mga ng data, nagnanakaw ng data, yan. So, yung cybersecurity, maraming paraan. So, hindi siya particular kasi continuously evolving siya. Then, blockchain, is in the simplest term, blockchain can be described as data you can only add to, not take away from, or change. Hence, the term chain, because you're making a chain of data. Not being able to change the previous blocks is what makes it so secure. In addition, blockchains are consensus driven, so no one entity can take control of the data. So with blockchain, you don't need a trusted third party to oversee or validate transaction. So ang blockchain ay mas gamitin sa financial technologies, sa mga banko at saka sa Bitcoin. So yan. So ito ay isang example ng blockchain. So sa first step, A wants to send money to user B. So, the transaction is initiated as block. The block is shared between all parties in the network. So, lahat ng involved. Then, the parties in the network approve the transaction and render it as valid. The block is then added to the chain in the system, creating a transparent and unalterable record of transactions in the network. The ownership of money is transferred from A to user B.
Yan. So parang ano to, parang online bank transfer din yung ano dating niya. Yan. So yan, series of ano siya, then magiging block na yung ano. Okay? And then I think last na to, the Internet of Things. So alam ko naman halos lahat sa inyo halos lahat tayo gumagamit ng internet. So the Internet of Things is the future and has already enabled devices, home appliances, cars, and much more to be connected to and exchange data over the internet. Okay? So halos lahat, hindi lang mobile phone, hindi lang PC, pwede rin yung gaming, pwede rin yung TV, pwede yung bahay, nakakonect sa internet, pwede yan. So lahat, pwedeng may connection sa internet. Okay? So yung CCTV, pwede i-connect sa internet. Yan. So kaya siya tinag na Internet of Things. So lahat ng bagay, pwedeng maging connected. So hindi lang devices, pwede rin yung mga ano, pwede rin yung mga appliances and then sa mga factories, di ba? Bawa yung production, pwedeng maikonekta sa internet para ma-check nung ano, nung owner or nung manager kung ano yung natatapos nila. So lahat nakokonect sa internet. Yan, exchanging of data and the number of IoT devices reached 8.4 billion in 2017 and then 30 billion na daw siya by 2020. Okay, so, ang dami ng devices na nakoconnect sa internet. Yan. So, 10 steps from idea generation to implementation. So, number one is idea selection. So, yan, isip ng idea. Ito related to sa magiging, ano natin, magiging homework or activity ninyo. So, idea selection, scrutiny of all aspects. Ano, pahihimay-himayin mo. Then, feedback. Feedback reaction. Ano yung, so pwede ka mag-feedback sa mga friends, sa mga market, or sa customers, kung meron ka ng customers. Basic version or the basic product. Ano yung una mong magiging product. Hitting the market. Paano mo mag-goal, or paano mo ma-achieve. Paano makakarating sa market. Paano ka papasok sa market. Go for a test drive. Yan. So, gawa ka na, start na. Execute corrections and improvements. So ask the customers, ask the clients. So absorb feedback. So alamin mo, huwag kang makontento na masaya lang yung customers mo. For sure meron pang may improve yung business mo, otherwise hindi mag-grow. Number 9, growth planning. So yun na, yun yung magiging ano mo, yun yung magiging resolution mo dun sa ano. So magplano ka and then time to expand. So kapag ka stable ka na, tingin mo okay na, wala nang problema, so start or plan to expand. So ano, anong gagawin mo? So how do you expand your business from a simple sari-sari store to a grocery to a supermarket or to a mall, di ba? One of the most inspiring ganyan idea or expanding of business ay yung ano, yung the SM by Henry C. Mr. Henry C., di ba? From a simple shoe store sa Carriedo, sa Quiapo. So, ano yun? Sunod-sunod lang yung market niya. Nakita lang niya, actually, ang problem niya doon, ang daming Pinoy ang walang, ano, walang pang sapin sa paa. Walang chinelas, walang sapatos. Yun yung problem niya. Yan, yun, nagtigda siyang sapatos. Then, napalago niya yung business niya kasi nagkaroon siya ng from a shoe, maliit na shoe market, sa shoe store, mini store, naging market na siya hanggang sa naging department store. Then, hanggang sa naging mall. At then, yung naging mall ay naging super malls. At yung mga super malls ay nagkaroon ng mga banko, ng condominium, real estate, and the like, and the amusement park. So, yun. Ngayon, ina-expand pa rin nila yung business nila. So, kahit sobrang yaman na ng C-Family, so in-expand pa rin nila yung business nila. Okay? Alright, so for your homework number 3, business model. So it is individual work. Number 1, choose idea. Choose a business model from the list of business models posted on our FB group. So magpo-post ako sa FB group or kung late nyo na napanood, nag-post ako sa FB group. So do not choose if the model was already picked. So one business model per person. Okay? So parang ito yung ano yung nasa exam, yung 29 business
ay yung mga small businesses, best small businesses. So kung napili na, wag na yun yung kuhanin niyo, okay? Research on the business model that you pick, prepare a one-pager collage picture. So re-research niyo yung business model, then gagawa kayo ng one-pager collage picture. Pwedeng sa cellphone, pwede kayong gumamit ng PowerPoint. It's up to you. So may sample yata ako after nitong ano. Yan. So after that, so the one pager shall include the following: business model type and the popular company using it. So kung ano yung model na napunta sa inyo, hanapan nyo ng popular company na gumagamit nun. Kung hindi man company, pwedeng anong business, yung ganun yung business model. Okay? How revenue or income is generated? So paano sila nag-generate ng income? Buy and sell ba? Or pwede nagpaparenta sila? So marami kasi business model, guys, eh. Kaya kailangan nyo siyang i-research kasi importante siya para sa project nyo or para sa project natin na business plan, na techno venture. So kailangan alamin nyo kung anong klaseng business model ang gagamitin nyo. So requirements to offer it, so physical store, website, telephone, etc. Knowledge or specialties, subject matter, expertise, etc. Capital, so initial ba ang capital, day-to-day, working capital. Yan, so ano yung paano yun. Then level of difficulty, so mahirap ba siyang klase ng business? Mahirap bang mag ano ng business na to? Malaki ba yung business na to? For example, yung SM. So ano yun, bricks and mortar kasi yun yung SM. So maraming nagre-rent sa kanya. So maraming nagre-renta sa kanya ng space. Or yung mga Robinsons, yung mga mall, ang tawag doon bricks and mortar eh. So para silang mga bricks na nasa isang lugar, yun. So difficult yun, complex yun. For example, ano naman, buy and sell, sari-sari store. Sari-sari store ay isang buy and sell business model. So bili ka lang dahil bayad, ganun lang. Post your one-pager in our group so that all the other classmates can read your research. Why? Bakit kailangan yung basahin yan? Kasi una, lalabas yan sa exam, sa midterm, and then pangalawa, gagamitin nyo yan sa business model nyo. So baka yung business at baka yung techno venture nyo, hindi nyo alam na pasok pala siya sa business model na ganito. So for the record, take note na hindi porket meron ka isang business ay isang business model lang. So merong governing business model, pero pwede ka ring mag-add ng iba pang business model. So pwedeng ano siya, combinations of business models. Then number 5, deadline after 1 week. Screenshot your FB post and send to Google Classroom to be graded. So madali lang to, parang mga 15 minutes, kaya nyo to, babasahin nyo lang naman to. Then gagawa lang kayo ng collage picture, one page lang. So ipopost nyo sa Facebook, make sure na readable, madaling intindihin at madaling basahin. So babasahin ko din kasi yan. And then, hindi ko pala nalagay yung ano. So yung example, ipopost ko na lang sa FB group yung example para makita nyo. And then, ito, group activity naman. Create a lean canvas business model for the techno venture of your chosen Pinoy technopreneur. If your Pinoy technopreneur has multiple techno businesses, just create for one. So for example, ang daming gumawa ng or pumili kay MVP Manny B. Pangilinan. So ang dami niyang business, di ba? So pili lang kayo ng isa kung ano yung gusto niyong gawan ng lean canvas. Ayan, malalaki yung mga business na ano nyo, na na-search nyo, kasi yung mga Pinoy technopreneur medyo malalaki na, mga kumpanya na yan eh. So yun, kaya mas madali nyo siyang magagawa ng lean canvas kasi ang dami nyo may isip na problem kasi ang dami na nilang problem na na-solve eh. So yun, ganun. Medyo mahirapan siguro kayo sa mga unique advantage, sa mga ano, so you have to research. Kaya nga siya group activity. So pwede yung kada isang part ng lean canvas, isa yung gagawa. Or dalawa kung konti lang kayo sa groups. Send a screenshot of the FB post in the Google Classroom to have grades due after 1 week. So itong lean canvas, pwede nyo siyang isulat sa isang bond paper. So gayahin nyo lang yung format ng lean canvas. And then after nun, so isang page lang din siya. Okay, so pwede rin kayong gumamit ng PowerPoint or ng Microsoft Word, pero i-convert nyo siya into JPEG para hindi na namin bubuksan yung ano nyo, yung file, okay, para makita agad pag clinic lang. So picture na lang yung i-ano nyo, i-post nyo, okay. Then each member of the group shall
send a screenshot. So, para magkaroon kayo ng grade. Pare-pares lang naman ng grade niyan. Okay? So, due after 1 week. And then, yan. So, activity 6. Ayan. Sorry guys, pero medyo marami yung activities natin. Kasi baka next week ay hindi tayo magkaroon ng meeting. Kasi halos marami na akong... Dito kasi sa module na to, marami na siyang laman. Eh. Marami na siyang content. And I have to check kung naintindihan niyo siya using these activities. So, I'll give you time. So, probably next week para magawa niyo siya lahat. Sila lahat yung mga activities. So, extend ko na lang yung deadline siguro ng hanggang Friday na lang siguro para may one day pa kayo. Kasi hanggang Thursday yung klase nung ano eh. Okay, so, activity 6, group activity din siya. So, we will start in creating business ideas. Number 1, prepare 5 business ideas for your group's techno venture. So, idea pa lang to. So, wala pang ano. So, pwedeng isa-isa kayong magbigay ng idea dun sa group leader nyo. Yan. Then, isasubmit nyo kasi yan sa akin. Then, pipiliin ko yung most probable. Or pwedeng magkaroon tayo ng consultation next week. So, imi-meet ko bawat group. So, tatanungin ko kayo bakit ganyan yung ano nyo, bakit ganyan. Ano yung business idea nyo, bakit ganito. And then, you have to defend. Parang thesis. Didefend nyo. Ano yung idea? Then, kung feasible or hindi, pwedeng mag-suggest ako ng modification or pwedeng i-reject. Number 2, think of a business name and explain in 2-3 sentences the problem or the gap that your technoventure is feeling. So, dapat may problem ka na sinasolve. Number 3, what technology is involved in your technoventure? So, since this is a technopreneurship, hindi lang tayo entrepreneur, so may technology pa rin dito. Okay, so since na-discuss na natin yung mga major technologies na meron sa ngayon, na existing, so pwede nyo siyang i-apply. And then, pwede rin kayong gumamit ng ibang technology. So, hindi kayo limited sa technology. But make sure na meron technology na i-apply. Okay? Note, your technoventure may not be related to civil engineering, but it is highly recommended or preferable sana yung related sa civil engineering. Pero kung wala, okay lang naman. Magpo-post din ako ng isang sample ng business plan pag nandun na tayo sa pag nag-create na talaga tayo ng business plan or ng techno venture. Okay? Pero sa ngayon, I think enough na yung mga na-discuss natin para magawa nyo itong mga activities. And then, this is due after 2 weeks, so 2 weeks pa. Just send me the screenshot photo of the business's ideas together with the short description of the idea. So, no need to post. Wala kayong ipopost to Facebook kasi baka magkaroon ng agawan ng idea. So, I respect na baka yung iba sa inyo magaling mag-isip ng idea. So, yun. So, inaano natin yun. Pine-prevent natin yung agawan ng ideas. Yan. So, hindi nyo ipopost. Isasend nyo lang siya. So, pwede nyo siyang i-type sa notepad sa cellphone nyo or pwede nyo i-type sa Microsoft Word or pwedeng isulat kamay ninyo. So, 2-3 sentences lang naman. Then, one business name and then explanation and then dun sa explanation, kailangan nandun yung ano yung gap, ano yung pinifill yung gap, ano yung technology yung gamitin, then ano yung business. Each group member shall send a screenshot or photo of for you to have grades. Okay? So, i-distribute na lang ni leader sa mga members niya. Siyempre, kapag kasi leader o yung kung sino man yung nag-compile, hindi tumulong yung iba o baka hindi niya i-share, di ba? So PS, we might not have modules or lecture or meeting next week to have ample time for doing the homework and the activities. Okay, so yan, marami-rami na tayong activities and matataas naman yung binibigay ko sa inyong grades. Just comply. Take note nyo na lang yung basta mag-comply kayo and make sure pala na nagpasa kayo. Kasi meron pang yung iba kasi hindi nakakapagpasa, yung sabi ng iba na delay daw yung dahil kala daw nila na-submit na. Okay lang naman yung ganun. Pero kung negligence or kapabayaan,
So, minaminusan. So, pwedeng maminus. Kasi unfair naman dun sa iba ng mga nagpasa. Okay, just inform me, kung nagpasa talaga kayo, pwede nyo i-screenshot na nag-send. So, every time na mag-screenshot kayo, kung nagangangamba kayo sa internet, screenshot, or na magpapasa kayo, screenshot nyo yung na nagpasa kayo. So, if hindi ko na-receive, magko-comment naman ako doon. Sabihin ko, oh, wala ka pang submission. Then, you can send me the screenshot na, sir, na-submit ko po. Hindi lang po nag-send. Okay? So, yun, walang minus yun, walang deduction. Kasi, hindi talaga nag-send. So, understandable. Okay? Ayan. So, tapos na ang module para sa ano na to. Sana marami kayong natutunan, and I hope magawa natin ng maayos yung mga ano natin, mga business model. So, open naman ako for consultation. Hindi naman masyadong matagal yung video. So, pwede mag-consult, pwedeng tumawag or mag-schedule tayo ng ano, ng parang group study, ganun. Although hindi naman tayo ano nagko-compute dito or wala namang problem solving. So, ayun, ano lang. Kumustahan lang, pwede naman. Okay? So thank you guys, and see you, or yan. So abangan niyo na lang yung ano, yung kalye serye pala. Yan. So thank you.